What's up sa inyong lahat dyan mga masters? Ako nga pala ulit si Talons, nagbabalik with another video. Maraming maraming salamat sa pagbisita ulit ng channel na to. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo dyan sa baba at pakiclick na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong labas na video. So, noong nakaraang araw, may in-upload akong unboxing video ng Mover GE 200. Yan, itong pedal na to from Mover. So, pinag-aralan ko siya at nag-research ako kung paano gamitin. So, ngayong araw na to, i-demo ko na siya. At sa huling part ng video, sasabihin ko kung worth it ba or sulit ba yung pagbili natin ng GE 200. Para may idea naman kayo. At syempre, sa video na to, malalaman nyo kung ano yung mga iba't ibang tunog at kung paano gumawa ng sariling preset. So, wag na natin patagalin pa. Ito na! Ayan mga masters, bago natin pakinggan yung tunog at mga presets ng GE 200. Gusto ko lang din i-share sa inyo kung ano yung mga features niya. Meron siyang 55 high-quality amplifier simulators, 26 built-in speaker cups, at pwede ka rin mag-upload ng gusto mong third-party IR models. At pwede ka rin magdagdag or supported siya ng third-party IR cabinets. So, depende sa iyo kung gusto mong dagdagan yung stock na mga cabinets, pwede ko rin dagdagan ng third-party. 70 high-quality effects, including compressors, drives, noise gates, EQs, modulation, etc. At syempre, meron siyang 52 seconds looper with half speed and reverse effects. Meron din siyang drum machine at 40 drum rhythms and 10 metronome rhythms. Store and recall, so pwede kang mag-store ng 200 up to 200 presets. Adjustable din yung signal chain sa mismong pedal board. Depende sa iyo. Syempre, kung magre-record ka papunta sa PC mo or laptop, compatible siya sa PC, compatible siya ng USB connectivity. So, pwedeng direct papuntang computer. Meron din siyang auxiliary input and dedicated headphone out for audio playback and totally immersive practice sessions. So, ngayon mga masters, pakinggan na natin yung tunog ng GE 200. Ano yung mga tones, ano yung mga presets, at paano mag-set ng iba't ibang effects. Basta yung mga settings at paano mag-save ng isang preset. Ngayon, bago ang lahat, papakita ko sa inyo na nakakonect ito sa laptop. Nakakonect ito sa Reaper Studio. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, press natin yung record button. Ayan, nare-record na niya live yung pagtugtog natin. Nakakonect pala sa sa laptop ay itong kasamang USB cable, ito. Kasama ito sa box ng GE 200. Papunta dito sa laptop. Yun. Ito. So, connected siya sa Reaper Studio. Ngayon, papakita ko lang yung mga nasa harap ng GE 200. Ito, master volume. Ito yung volume knob na pwede mong pang set ng kahit ano-anong mga preset yan. Tapos, ito, yung foot switch ng paglipat ng patch to another patch. So, up and down. Up, down. Up, down. Tapos, ito naman pang set ng control and tap tempo. Control means pang control ng mga effect blocks. Pwede mong pang activate at pang deactivate ng mga effect blocks. Halimbawa, pag naka blue siya, ayan yung mismong default na setting ng effect blocks. Papakita ko sa inyo. Preset number 1 is Sweetie. So, halimbawa, pag mag-press tayo, yan. May nag-deactivate at may nag-activate. Ulitin ko. Yan. Activated yung modulation. Off yung delay tsaka distortion. Pinutin natin. Off yung modulation. On yung delay. On yung distortion. Babalik tayo dyan mamaya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung nasa screen. Makikita nyo yung preset number, preset name, tapos makikita nyo sa upper left yung preset volume. Pwede mong baguhin yung preset volume, pindutin mo lang itong volume knob. So, di ba, gusto mong babaan yung volume para magpantay dun sa iba't ibang preset, kasi hindi lahat ng preset magkaparehas ng volume. So, pwede mong baguhin to para magpantay lang siya dun sa iba't ibang preset. Depende sa'yo. Gusto mong mas malakas yung isa, pwede mong. Basta overall volume siya ng mga preset. Bawat preset. Tapos makikita nyo dito, ito yung nakaset na control. So, ulit natin, pindutin natin yan. Ayan, off. Off yung distortion, tsaka yung delay. Sorry. Ayan. Off naman yung
modulation. Yun. Tapos, ito naman dito sa panghuling sa upper right is yung expression mo. Yan, diyan mo makikita. Tapos, makikita mo rin sa screen kung naka-activate yung Cub Simulator sa left output or sa right output. Ngayon, naka-deactivate yung Cub Simulator sa right. Babalik muna natin sa default, which is naka-on parehas. Punta ka sa system, tapos Cub Sim through, on natin. Balik tayo sa play. Yan. So, itong setting na to, nakaset pa to sa preset volume. So, para bumalik tayo sa normal, ayan, naka-highlight na siya. Okay? Babalik tayo dun sa Cub Simulator left and right. Mamaya. Papakita ko sa inyo yung tuner. Ayan, pindutin mo lang itong dalawang foot switch, gagana na yung tuner. Ngayon, try natin mag-tune. Ayan, D. A. D. G. B. So on. E. Oops, medyo sharp. Ayan, so gumagana yung tuner. Magandang tuner to. Tapos, kung gusto mong baguhin yung settings ng tuner, kung gusto mong i-bypass, para may tunog pa rin siya. Ayan, pwede rin. Or mute, para sa live setting. Walang maririnig. 45 hertz. Ayan. Okay, so, para mag-exit ng tuner, ulitin mo lang to. Ngayon, pakinggan natin yung iba't ibang preset. So, siyempre, preset number 1, Sweetie. So, itong preset number 9, isa ito sa mga nagustuhan ko talagang preset. Pwede siya pang solo at pang rhythm. Ang gagawin natin para maging rhythm preset siya, pinutin mo lang itong control button. Yan, mag-off yung, mag-deactivate yung distortion, tsaka yung delay. Kung gusto mong tanggalin yung reverb, pinutin mo lang yan. Tanggal na yung reverb. Tapos gusto mong mag-solo, yan, balik natin sa control. Balik natin yung reverb. Pakinggan natin yung lead tone. Ayos yung lead tone niya. Ngayon, punta tayo sa iba't iba pang preset. Para mas mabilis yung pag-navigate mo ng mga preset, instead of pressing this foot switch, pwede mo i-navigate gamit ang volume knob. Pakinggan natin yung mga metal tones. Kung meron. Ambient.
Kung napapansin nyo, nagbiblink yung foot switch na to. Ito, kasi ito yung top tempo. Kung gusto mong baguhin yung tempo ng delay, pwede mo yung pindutin. Depende sa beat na sinusunod mo. Halimbawa, bilisan natin. Yan. Bagalan natin. Yun. So, kung makikita nyo dito sa delay, yan, nag-overwrite siya ng parameter dito sa milliseconds or time. Ulitin natin. Yun. Yan. Ganyan lang kasimple ang pag-tap tempo. Ngayon naman, punta tayo sa chain. Ang chain kasi, pwede mong baguhin yung signal chain. Pwede mong i-customize yung signal chain. Halimbawa, itong reverb, pwede mong ilipat to sa harap ng amp. Depende sa preference mo. Yun ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa GE200 kasi may marami kang options na pwede mong gawin, especially sa signal chain. Importante yun kasi iba't ibang gitarista, siyempre iba't ibang taste. So, dapat mabago mo rin yung signal chain. Ngayon naman, punta tayo sa system. Tapos, kung gusto mong i-adjust yung input level ng instrument, pwede mong babaan yan or lakasan pa. Tapos, screen. Yung sa screen ay yung brightness. Kung gusto mong mas madilim, dim light or brighter, pwede mong i-set yan. Akin, gusto ko yung 12, nasa 12. Tapos, USB audio. Ang kagandahan dito sa GE200 ay pwede mong i-record yung dalawang signal. Pwedeng signal na may effects galing sa Moore, galing sa GE200, or signal na dry signal. Yan, dry signal. So, pwede mong i-post process dun sa studio mo ng sa halimbawa Reaper or Logic Pro, Ableton. Pwede mong post-processing yung dry signal galing sa Moore GE200. Yun ang isa sa mga pinakamalupit na feature ng GE200 kasi kagaya ko, YouTuber, gusto kong mag-experiment at gusto kong mag-create ng mga high-quality audio. So, convenient at syempre useful. Ngayon, balik tayo sa system. Balik tayo dito. Ito yung sa left and right output ng GE200. Kung gusto mong iset yung left na may cab simulator, on. Right output, pwede mong i-off. Depende sa live setting. Kung gusto mo nang gamitin to ng live, pwede itong left output papunta sa mixer. Naka-on lahat ng simulator. Amp simulator at cab simulator. Kung gusto mo sa likod mo, yung amp sa likod mo, gusto mong i-off yung mismong amp simulator, cab simulator ng GE200, ikutin mo lang to hanggang mag-set siya ng through. Ang kagandahan nito, pwede mong i-direct na mismo to sa amp. Halimbawa, live, may amp. Siyempre, may amp na sa stage. Ang gagawin mo is, isasaksak mo tong GE200 sa likod ng amplifier. Dun sa return jack. Dun mo isasaksak ito para hindi mo magamit yung tunog ng tube amp nung sa live setting. Itong amp nito ang gagamitin mo. Okay? Ganun lang kasimple. Pag tayo sa system, kung gusto mo, baguhin yung foot switch mode. Yan. Kung saan sa mode 2, punta tayo sa play. Ang mode 2 kasi, pag pinindot mo yung isang preset, hindi siya automatically magbabago. Parang pipili ka muna ng preset, tapos para maging mag-activate yung preset na yan, pindutin mo ito. Yan. Pupunta siya sa 49. Ulitin natin. 48. So, ang tunog nito, yan, clean. Punta tayo sa isang may distortion. Ito. Yun. So, gamit ito sa live kasi kung gusto mong lumipat ng preset na hindi naapektuhan yung current preset mo sa isang part ng song, yun ang gagawin mo. So, gusto mong yan mo na rhythm, tapos punta tayo sa isang lead tone.